Isa na namang napakagandang araw mga Lods mga men. Ngayong araw ay nakahuli tayo ng magagandang isda mga Lods at napakaswabi at napakakasasarap na isda mga Lods. Kaya maaga tayong umuwi. Mayroon tayong nahuling king mackerel mga Lods at nakachamba rin pala tayo ng isang mamaw mga Lods. Tinatawag namin dito sa amin na pampano or kuhikbuto kung tawagin sa iba mga Lods. Nakapana na rin pala ako nito dati mga Lods, nasa 10 kilos yung napana kong isa. Mayroon din nga pala tayong nahuli ito na maliit na tribali mga Lods or giant tribali. Maliit lang siya mga Lods at may nadali rin pala tayong grouper mga Lods. Nasa 2 kilos din ito. Goods na goods yung ating araw ngayon ng pagpana mga Lods at maaga tayong nakauwi. Samahan nyo pa ako sa aking pang gagawing pag-spear fishing at sa mga video ko pang i-upload mga Lods. Sa mga hindi pa pala nakapalo, huwag kalimutan mag-follow, pa-like at pa-share na rin ang ating video mga Lods mga men. Nakapana kaagad tayo sa ating first dive mga Lods. Napakaswerte naman at sinalubong tayo nitong green grouper na to or loba kung tawagin sa amin mga Lods. Nasa 2 kilo ang size nito mga Lods. Swerteng swerte na tayo dito. May pang sweet and sour na naman tayo nito. Napakaswabi talaga ng isdang ito mga Lods at napakasarap din talaga nito. Goods na kung ibibinta natin ito, may pambawi na agad tayo sa ating finance at makakabili na agad tayo ng gasolina natin mga Lods. Ito nga pala ang ating unang huli mga Lods, nakachamba ka agad tayo. Dito lang nga pala ako nakahuli sa mga pinapanaan ko ng mangrove jack snapper, yung sanang hand ko kaso wala sila ngayon mga Lods. Grabe kasayang mga Lods mga men dahil hindi natin na video ang pagpana natin sa isdang ito. Napaka power mga Lods. Nakachamba tayo ng malaking pampano mga Lods or kuhit buto kung tawagin sa iba mga Lods. Malaki-laki ito at napakasulid talaga humila mga Lods. Mamaw kung tawagin ito sa amin. Maganda pala ang tama niya mga Lods na sintro natin yung puno ng kanyang hasang kaya hindi siya gaano nakapirsa. Muntik pang mapilipitan ako ng line ko sa aking paa mga Lods. Buti na lang na-recover kaagad natin. Yan at inaalalayan ko lang mga Lods ang paghila ko sa kanya. Baka kasi masira yung ating sima at masayang yung isda na ating huli. Kaya dinadaan-dahan ko lang mga Lods paghila sa kanya papunta sa taas at para mahawakan na natin itong isdang ito. Sulit na sulit yung ating paglaot ngayon mga Lods. Ito nga pala yung ating pangalawang huli. Mag-comment lang kayo mga Lods kung anong tawag nyo sa isdang ito. Pero ang tawag namin talaga dito sa amin ay pampano mga Lods. Napakasulid at napakamamaw nito mga Lods. Akala ko talaga badlo na mga Lods nung sa malayo pa. Paglapit niya sa akin mga Lods ay napansin kaagad natin na pampano pala mga Lods at yun nagpapana talaga mga Lods. Napakaganda rin kanyang tama mga Lods na sintro natin yung pinakapuno ng kanyang hasang kaya madali siya nating napahina. Pumunta na kaagad ako sa aking bangka mga Lods dahil ikakarga ko kaagad siya dahil kung sa buya ay mahihirapan ako maghila-hila sa kanya dahil mabigat mga Lods. Ginawa natin ay sinampak agad natin sa aking bangka mga Lods. Napakaswerte yung ating paglaot ngayong araw mga Lods at nakahuli na naman tayo ng pampano na malaki na to mga Lods. Pagbukas ko nga ng aking budiga mga Lods ay hindi halos magkasya itong pampano na to mga Lods. Labas pa yung kanyang buntot. Hinila ko na nga rin pala yung aking unang huling grouper para ilagay din sa aking bangka dahil medyo mabigat pag hinihila na may laman ng ating buya mga Lods. Napakaswerte naman ang araw natin ngayong mga Lods dahil after nating nakarga itong mga huli nating isda ay nakahuli na naman tayo ng isang king mackerel mga Lods. Hindi ko lang na video yung pagpana natin, sayang mga Lods. Pero kahit papano ay mayroon tayong nahuli. Nasa 2 kilo rin ito mga Lods mga men. Goods na ito. Maraming salamat sa lahat ng aking supporter.